Ayan! Hello, everyone! Kamusta, kamusta, kamusta kayong lahat dyan? Welcome back to my YouTube channel! And ayan, ito na naman po ako, Christine Queen, sa ating bagong vlog ngayon sa aking new chapter of my life. Ayun na nga, so last time, nag-vlog tayo about kung paano makakuha ng marriage certificate attested dito sa UAE. Kung ikinasal kayo sa Pakistan and nandito kayo nakatura sa UAE. So, what I shared to you last time is only based on my experience. So, ngayon, ang i-share ko naman is how to get a birth certificate for your baby dito sa UAE if ang mother is foreign, or for both parents are foreign. My husband is Pakistani and I'm a Filipina. So, this is again my experience kung paano ako nakakuha ng birth certificate para sa aking baby. Ayan. Ay, kasama ko ngayon ng aking anak. Actually, gabi na ngayon. So, ayan ang baby ko. Hello, Fatima! Say hi! Hello! Hi! Ooh, hello daw siya, oh! Oh, yan. Magbablog tayo, anak, ha? Oh, ayan. Naku, napakadaldal po ng aking, ano, ng aking baby. Ayan, gusto niya palagi nakausap. Naka-ano na siya eh, nakapantulog na siya. Ayan, naka-ano siya, naka-swaddle siya. Ayan, so, ngayon, ang itatopic natin is kung paano kami nakakuha ng birth certificate para kay baby. So, ayan, konting kwento. Ayan, nanganak ako ng March 10. Katulad ng sinabi ko last time doon sa previous vlog ko. Ayun na nga, nanganak ako ng March 10 through cesarean. Ayan, so ang batang ire ay hindi ko inire. Siya ay dinukot. Dinukot siya sa akin. Ayan. Cesarean kasi, ano siya, transverse baby. Transverse means yung naka-ano siya, horizontally, pahiga. Pahiga yung ano niya, position niya dito sa tiyan ko. Tapos, 37 weeks siya nung nilabas namin. Nilabas siya sa akin. And, kailangan siyang kunin agad. Alhamdulillah na. Yan. 37 weeks siya nung inilabas sa akin. Kasi nga sa transverse position niya, sabi ni Doktora, shoutout nga pala kay Doktora Tahira. Yan, ang aking OB-GYNE. Dito ako nanganak sa Zuleka Hospital. Ayan, ang Zuleka Hospital. Napakalapit lang dito sa akin. Tatawid lang ako, Zuleka Hospital na. So, nung pumunta kami ng hospital, naglakad lang ako, te. Ayan. Ayan nga. So, at, ano, hindi na daw siya gagalaw or magpo-position pa ng yung nga, normal position. Kasi, mas more on mangyayari, magiging suhi siya. Kasi, yung paa niya, eh, medyo naka-slant. Hindi siya transverse na transverse, eh. Naka-ano siya, eh, parang diagonal yung position niya. Ewan ko ba din sa batang ito, bakit ganun? Tapos, kailangan siya ilabas kagad kasi, sabi ng doktora, mas marami daw siyang naiinom na water kesa sa nainailalabas niya sa katawan niya. Yun ang sabi. So, 37 weeks, in-schedule siya ng March 10, nanganak ako ng 12:35.
in the afternoon, 12:35. Ito yung kanyang record sa Zaleka Hospital. Ayan, Zaleka Hospital. Ayan, daughter of Christina, March 10. Ayan. Ayan. 12:35. Adan time yan, guys. Oo, habang nag-aadan is dinudukot siya sa tiyan ko. Ayan. So, siya ay... Ito yung isa. Ayan. Ito isa yung kanyang footprints. Ayan. Siya ay 3.36 kg and 47 centimeters yung length niya. Nilabas siya. And alhamdulillah, she's very healthy. Healthy naman siya nung inilabas namin. Ayan. Ito yung first photo sa pagkabigay sa amin. And ayun. Yun na nga. So, bas na namin siya sa hospital after 4 days. 4 days yun eh. Bago kami lumabas. Nandun ako ng 10. March 10. Then, 13 nila ako. 13, 10, 11, 12, 13. At 2 days lang pala. Oh. 14 ba ako lumabas? 14 pala ako lumabas. 14 ako lumabas. What happened? Wait lang. Ayan. So, after 4 days, ayan, lumabas na kami ng hospital. And, bago pa lumabas ng hospital, of course, bibigyan nila kayo ng ano, lahat ng mga details ng about sa mother and about dun sa baby. Dapat na-test na ng doctor yung hearing aid ni baby, yung sight niya, yung paningin. Tinetest nila yan lahat. Ayan, tapos yung bones niya. Ayan, tapos yung birth, ano na yung tawag doon? Yung birth screening. Ayan, birth screening. Tinetest nila yan. Then, bibigyan nila kayo ng ano, ng birth notification. Kasama ng lahat ng mga documents or ng ano, birth notification. Hindi ko na-picturean yung birth notification. So, bibigyan nila kayo ng birth notification. Doon nakalagay ng details ng parents, ng mother, ng father. Tapos, yung details ng panganak. Kung anong araw, anong oras. Details about the baby. Tapos, noon, yung birth notification na yon nakalagay dun sa baba para mabigyan nyo ng pangalan yung anak nyo bago nyo siya mabigyan ng pangalan. Ang nare-record nyo nila, katulad ng sinabi ko sa inyo last time, is marriage certificate, which is attested ng UAE. And then, of course, the basic passport, Emirates ID, and yun, passport and Emirates ID ng parents, original copy. Or dapat talaga dalhin niyo yung original nun. Visa, of course, the visa. Then, ayun na nga. Birth notification. Tapos, pupunta na kayo doon sa registrar. Doon nila ilalagay na lahat ng details. So, dito kasi sa Zaleka Hospital, nagbayad ako ng 115. 15 ba? Oh, 115. Para sa Arabic and English na copy ng birth certificate niya. Ngayon, lalagyan na nila yung details and everything. Kung ano yung nakalagay dun sa birth notification. Tapos, dun nila itatanong kung anong ipapangalan niyo dun sa anak niyo. So, kami, ang pinangalan namin sa baby namin is Fatima Zahra Sishan Ishak. Medyo mahaba siya. Kasi, sa Pakistani kasi, yung last name ng bata is yung full name ng tatay. So, si Sean Ishak, yung kanyang, ano, last name. So, ang kanyang first name is Fatima Zahra. Now, ano pa lang yun ha? Nakasulat yun doon sa Preventive Medicine Department. Nakalagay doon sa taas ng papel. Hindi ko na siya napicturean eh. So, ayun. Pagkasulat nila ng name, ng gusto nyong pangalan ng baby nyo, nakalagay pa lang yan sa, ano, sa isang form, which is yung nakasulat sa taas is yung Preventive Medicine Department.
which is doon nyo kukunin yung original birth certificate ng anak nyo. Dito yung dito sa Sarja kasi meron ganun, preventive medicine department. Hindi ko lang alam sa Dubai. Of course, meron yun sa Dubai. And kahit sa ang Emirates, meron nun. Tapos, yun yung galing sa ospital, ha? Yun yung galing sa ospital, dun sa registrar ng ospital. Ayun, after that, so, lahat na, nailagay na dun yung details. Magsasign na kayong mag-asawa. Along with the original passport and original Emirates ID. Ngayon, yung form na yun, kukunin nyo yung original birth certificate nyo doon sa department na yun, which is ito. Yan. Dito sa Sarja, doon yan sa Al-Gubayba. Yan, malapit sa likod ng Oasis Mall. Dito sa Sarja. Ayan, doon namin yan kinuha. Yung original birth certificate niya. Tapos, ibibigay nyo lang doon. Ibibigay nyo yung passport nyo. Again, of course, passport nyo yung mag-asawa and your Emirates ID. So, bibigyan nila kayo ng 2 copies of your birth certificate ng inyong baby. Which is, eto na nga yung sa kay, ano, kay baby namin. So, this is in Arabic. Yan. Ito yung ano, oh. Ay, Arabic pala yan. So, ito yung Arabic. Yan, ang ganda ng birth certificate nila. Pang ano, no? Pang diploma. Parang kan. Tapos, ito na yung English niya. Ito yun. Yan, attested na siya ng ano. Yan. So, ito yung birth certificate na makukuha niyo sa preventive medicine department. So, ito na yung pangalan niya. Ayan. Yan, Fatima Zahra Sishan Ishak. Ayan. Tapos, ayan, father niya. And my name, of course. And kailan siya pinanganak. And all the Zuleka Hospital. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, ano, preventive medicine department. Place of issue. Ayan. Place of issue and preventive medicine department. Ayan. So, yan. Wala naman kayo babayaran doon. Basta kukunin nyo lang, hintayin nyo lang. Nai-issue nila ito sa inyo. Then, after that, nung nakuha na namin to, agad-agad, ipina... Ano na namin? Pina-attest na namin kaagad sa MOFA, Ministry of Foreign Affairs ng UAE. Pero, hindi kami pumunta dito sa Sarja kasi sa airport road yun eh. Mas gusto namin pumunta doon sa Burjaman. Tsaka mas madali. Mas madali doon sa Burjaman. Mas madali rin naman siguro sa Sarja. Hindi ko lang alam. Pero mas preferred namin pumunta doon sa Dubai side. Ayun. So, doon kami nagpa-attest ng birth certificate ni baby. So, ito na attested code and sticker from Ministry of Foreign Affairs ng UAE. Ayan. Ang ganda, no? Ang ganda ng birth certificate ng mga ng baby. So, ayun na siya. Ganun lang kadali. Eh, yun lang yung main na ano niya, na requirements. Marriage certificate which is attested, original passport, original Emirates ID, and kailangan kayong dalawang mag-asawa ang pumunta doon. Okay? So, di ko lang alam, pero kami kasi, dalawa kami pumunta. So, ayan, mas napadali yung process nung kaming dalawa yung pumunta. So, yun lang po. Ganun lang po kadali ang kumuha ng birth certificate ng para sa baby. Next naman is ang pagpapapassport kay baby. So, pinag-usapan namin mag-asawa. Pakistani passport ba or Philippine passport? So, yan ang abangan nyo sa next vlog ko. Kung Pakistani passport or Philippine passport ang gagawin namin para kay baby. So, ano bang mas preferred? Ayan, thank you so much for watching. Yun lang po ang vlog natin for today. And bago ako mag-end, gusto ko muna i-greet ang aking bebe. Bebe love. Ayan. Gabi Naki. Ayan, gabi Naki. Happy, happy, happy birthday, bebe love. Ay, happiest birthday, bebe ko. Ayan. And don't be sad. And nandito lang kami para sa'yo. And love you so much. Mwah. Ayan. We missed you. And good health. And be happy. Ayan. And thank you so much for watching, guys. Until next video po. And this is Christine Teen always saying, avoid negativity. Ciao!
just to be happy and live life to the fullest. Thank you so much. Bye-bye. Say bye-bye. 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 Happy birthday, Kabinaki! Happy birthday! Bye-bye! Hi guys! Thank you for watching! If you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you will be updated whenever I download a new video or I will go on live stream. Alright, so this is Kristen Tin, always saying avoid negativity, choose to be happy, and live life to the fullest. Until next video, bye!